Magandang araw po mga katusok, no? So i-share ko lang to. Itong unit kasing to, napalit kami ng gulong kasi nag-i-slide po siya pag naka-brake. So mahina yung brake force niya, at the same time luma na rin ang gulong. So ngayon tinesting ko kasi may bagong gulong na tayo in-install. So ganun pa rin, hindi pa rin maganda yung ano niya, no? Yung brake force. So ipapakita ko sa inyo kung bakit nagduda ako agad, no? So andito po tayo ngayon sa ano, no? Sa pinagtestingan ko kanina. So ayan, kung makita nyo yan, no? Skid mark la yan ng isang gulong. Pero sa kaliwang sa kabilang gulong, wala siyang skid mark kahit naka-brake tayo. So ibig sabihin, isa lang pong gulong ang gumagana. Yung isa, hindi siya nabibrake. So kaya nagduda ako, bakit ganun? So ngayon, pagtatanggal ko sa gulong, ito ang tumambad, no? So yan po ay palatandaan na may leaking po yung well cylinder ng brake drum. So tatanggalin po natin yan, tatanggalin po natin to, check natin yung loob kung ano ang condition. Pero sa tingin ko nito mga katusok, 100% po yan, may leaking po yan, kaya hindi siya ganong nagano nag-brake o isa lang ang nagana. So titingnan din natin yung level ng brake fluid. Isa din yun. Ayun, ubos. Ubos po mga katusok. Ayan, no? Ubos. Ibig sabihin may internal leaking. Ah, external na pala kasi naubos. Naubos po yung brake fluid. So ano din to sa operator, no? Hindi siya nag-check ng kanyang ano, brake fluid level. So isa din yan. Kaya mahirap din sa mga mekaniko kagaya ko o technician kagaya ko na ma-resolve yung problema nila kasi hindi nila chine-check. So ngayon nakita natin na wala na palang brake fluid. So ayun, may problema yung brake. So i-re-repair natin yan. So ayan, no, natanggal na natin, no? So ayan, 100% leaking. Ha, napakasarap. Ayan mga katusok, no? So yan po ang dahilan bakit hindi siya malakas kumapit. Pero nag-uwil na, oh. Sinong kakapit yan kung basang-basa ka ng uwil? Yan, oh. So nag-leak po tong wheel cylinder, no? Kaya naubos yung ano natin, brake fluid. So yan, tatanggalin natin to, re-replace natin yan ng assembly, tapos re-repair bleeding tayo ulit nito. At the same time, hugasan po natin to. So una, hugasan natin to ng sabon, tapos pangalawa is brake cleaner para tipid tayo. Tipid tips po yun mga katusok. Pwede naman kung wala kayong brake cleaner, pwede namang Joy yan, tapos ano nyo lang, banlawan nyo lang, tapos panginan lang hanggang sa mag dry talaga yung brake shoe. So yan mga katusok, sana'y may natutunan kayo, no, sa araw na ito, at sana'y makakatulong sa inyo in the future kung paano tayo mag check ng loss brake or sira na yung brake.